ba yan, malula ka sa video na ito kung gaano kaluwang ang nais ng DENR na tambakan o gawing magre-reclamation kasi sila sa mga kaya nagkaroon ng hearing. Isa sa mga inopen na topic ni Senador Cynthia Villar itong about sa reclamation. Itong hearing kasi patungkol naman sana ito sa budget ng DENR. Nga lang ay bilang hearing, ano ay inopen ni Cynthia Villar, Senador Cynthia Villar itong about sa reclamation at manula ka mga kababayan at dito sa part na ito ay napamura si Senador Cynthia Villar kasi nakita ko ito sa post ng isang mainstream media na minura daw ni Cynthia Villar itong nasa DENR. Itong DENR kasi siya dapat yung nagprotekta sa ating mga kagubatan, karagatan, pero tila baga sila pa yung nanguna dito para ipahamak itong ating kalikasan, lalo na sa pinupropose ngayon. Kasi napamura dito si Senador Cynthia Villar. Kaya yun, hinahanap ko kasi totoo lang valid yung pagmumura. Siguro kung ako dyan, baka hindi lang mura ang inabot yan. Baka na sampal-sampal ko pa yan. Dahil nga ang gusto nila kasi, no, ay tambakan yung karagatan natin. Lalo na dyan sa part ng Cavite, na yan ay inalmahan ni Senador Cynthia Villar dahil nga babaha daw yung Cavite. Tingnan mo nung may araw-araw na yan mga kababayan, ito yung balak nila tatambakan eh. Imagine mo, parang paikotan nila na napakalaking espasyo na ito. So, kung titambakan kasi nila yan, saan pupunta yung tubig? Yan ang kine-question ni Senador Cynthia Villar. At tataas yung level ng tubig at kawawa yung mga kababayan natin na sa mga mababang lugar, babahain. Kaya napamura. At agree ako dito kay Senador Cynthia Villar na huwag ituloy itong ginagawa nilang recommission dahil nga babaha at babaha talaga dyan sa Manila. Darating ang panahon pag hindi ito pinigilan ni President Bongbong Marcos itong ganitong gawain at sa madarating-darating pa ng mga presidente, darating ang panahon na ang Manila, Cavite, lahat dyan na mga mababang lugar dyan ay mawawala sa mapa at lalamunin ng tubig. So, narito yung hearing na panoorin nyo at kayo nung amusga dito. Kasi nagtaka ako bakit nila binabatiko si Senador Cynthia Villar sa pagmumura dito sa mga ganitong ore ng tao na tama naman pala yung pagmumura ni Senador Cynthia Villar dito. No? Karapat-dapat din naman pala sila murahin dahil nga sa pinagagawa nila, imagine mo tatambakan mo yung dagat. Di ba? Wala na kayong inatupag kundi sabi nga ni Senador Cynthia Villar, mga mukhang pera kayo kasi malaking perang involved daw. Corruption daw ang involved dyan. Napakalaking perang pinamumudmod daw dyan ng para matuloy lang reclamation na yan. So panoorin nyo. Ito mga kabayan at mamaya sa bandang huli mag-additional comment tayo. Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Tanginan nyo. Natin dito sa Pilipinas. Horizon Manila Reclamation Project, 419 hectares. Yes, madam, actually moving southward. Manila Gold Coast Reclamation Project. Yes, madam. Madam Chair, 148 hectares. Pasay Harbor Reclamation Project. Yes, Madam Chair. 265 hectares. Pasay Reclamation Project, 360 hectares. Manila Bay Reclamation Project, Manila Bay Land, which is a coastal road, 800 along the coastal road, 844 hectares. Madam, this is opo. Going, and pass the attorney, Ami. Coastal Road Corp and Provincial Government of Cavite po. And Secretary, out of the 21, ho, ilan na yung nagsustart? Coastal Road, along the Coastal Road of Cavite po. Cavite, what cities? Madam what Chair, places in Cavite? Madam Chair, here we have a visual map po which we will circulate. What places in Cavite? Madam Chair, the breakdown is not here in the list, but it is actually indicated po in the visual, which we will share but with you. We cannot distinguish that if we don't know. If I may po, Director Cunyado, may we call upon you to actually provide the details? Tong inong.
Ano yung coastal road? Enumerate mo kung anong bayan sa Cavite. Thank you, Madam Secretary, Madam Chair. The list of all those issued ECC is about 21 as indicated in our project. There's a 21 ECC, 21 ECC issued in the Manila Bay. About the coastal road in Cavite, how many ECCs yun? At gaano kalaki yun? Anong bayan yun? Sorry, ma'am. Dito ng gulit. Kasi I talked to Bacor, they will not proceed with it. I just want to know if they're proceeding. Kasi I talked to them. Meron Bacor. I told them, you have to do beyond Cavitex. Maglumabas ka ng Cavitex, magdidimandahan tayo. Sabihin mo sa akin kung sino yung coastal road na yan. Madam Chair, regarding doon sa reclamation for inside, that's about... Coastal road, Cavite. Coastal road, road in Cavite, that's about... Cavite? Saan yon? Ba't nalilito ka na? Binigay mo na hindi mo alam? Itong coastal road, Madam Chair, is 846 hectares. O, saan yan? Saan nag-start yan? This is the area that is applied by Manila Bay Land Commission. That is a Cavite. Saan bayan yan? In Cavitex, Madam Chair. Ano? Cavitex. Cavite. Oh, Cavitex. Saan ng Cavitex? Ang laki ng Cavitex. Cavitex starts sa Paranaque. Umikot yung papuntang Cavite. Oh, so sabi mo, saan to? Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Tanginan nyo. Dumating ka dito, galing ka sa Cebu, ginulo mo kami lahat. Ilista mo sa akin, ano yung coastal road na yan? Hindi namin alam yan. Nung nag-hearing kayo, gusto ko mag-attend, ayaw niya akong tinatago niya sa akin. Ano yan? Ano yung coastal na yan? I-explain mo sa akin yan. Anong bayan yan? Chair, if I may. Hindi namin alam yan. Ako, sinabi ko sa inyo, huwag niyong pakikialaman yung aming daan doon. We have four rivers going out of that bay. Where will the river go? The water of the river go? Sinasabi ko na palagi sa inyo yun. Ayaw kayo tumigil. Hindi ako pumayag dyan. Nagpunta sa akin yung mga gustong mag-reclaim doon. Hindi ako pumayag dyan. Sabi sa akin ni Senate DPWH Secretary Babe Singson noong 2015, Senadora, huwag ka papayag, babaha kayo ng 6 to 8 meters. 6 meters is 3-story building. Sinabi ko na yan, hindi kayo mapigil. Sabi mo sa akin kung ano yan. Hindi mapigil, maraming perang pinamigay eh. Sinabi ko na yan, tigilan na yan. We cannot afford it. You know, kaya ayaw ni Babe Singson yan. Yung Bacoor, Imus, yung Cavitex lang, hindi nila ginawang aqueduct. Dapat poste yon para the water will come out to Manila Bay. Tinambakan nila. They had to construct a 9.5 billion water retarding facility sa Bacoor and Imus na hindi nga binayaran ng government, inutang sa JICA, 45 hectares. And ngayon, sinasabi sa akin ni Mayor Revilla, hindi na solve. Hindi na solve ang flooding. Oh, 9.5 billion water retarding facility. What is the logic of tatambakan mo ang dagat, ang bay, tapos gagawa ka ng bay sa land? And spend 9.5 billion there. I cannot find the logic there. Oh, why are you doing this? Why are you doing that? Madam Chair, I'm just
Obviously, I just got here physically, but I have been listening attentively to the presentation through online. Canceled ECC daw yan na ni-revive mo. That's what I'm about to ask. Madam Chair, you're saying that there's already a may kumukontra na dito sa gagawin na ito. So it's not like nobody's talking about this. Number two, Madam Chair, they proceeded without giving us a heads up. You are talking about the chairperson of the Senate committee. They don't want to invite me. Oh, and that's why I'm telling him, you won't invite me. I am the chairman of the Senate Committee on Environment and Natural Resources. You won't invite me. Tinataguan ako eh. And that is a protected area. My God. Legislated protected area. And that is entitled to a buffer zone. Na definitely. Only the protected area. It's entitled to a buffer zone. Bakit i-reclaim yung buffer zone? It's unbelievable. And now we couldn't get an answer, Madam Chair. Ako, chairman ng committee nyo, yan lang ang pinapakiusap kayo sa inyo. Wala naman akong hinihingi sa inyo just to protect our city from flooding. Hindi kayo mapigil? Madam Chair, may I? In terms of the projects of the Cavite Province Land and Reclamation. Bumaha na nga sila. Bilang bumaha sila. 'Yung. So the million-dollar question is what prompted you to reclaim the area? Madam Chair, reclaim the area, 10,000. Madam Chair, you wanna put that on record? Madam Chair, I'm still interested. What prompted them to... Yeah, but I wanted to hear their side, Madam Chair. I already have some conclusions on my mind, Madam Chair, but I wanted to hear their side. Madam Chair, if I may... Yes, please. If I may defer to you, Sec. Jonas, here on the process, po. To clarify the process po. Thank you, Senator Joel. Ang process po natin sa reclamations, ang unang-una po dyan, nag-a-apply po sila ng reclamation project, yung local government unit po, hindi po private sector, local government. In this case, City of Manila or City of Parañaque or City of Baracoor. And then before they apply for reclamation project, they will be applying from the DNR, the area clearance, and the ECC.
And then kung meron na po silang area clearance ng ECC, then that's the time we they apply for a reclamation project sa Philippine Reclamation Authority. The approving authority of all reclamations, in the past, PRA at NEDA po yan. But then during the last administration, it was PRA and the Office of the President. So basically, ang ginagawa lang po natin, ECC, Yes, ma'am. So, yes, ma'am. So there are, ECC. ECC. There are instances, Madam Chair, Your Honor, that may mga cases po talaga ng mga reclamations that na even if we issue the ECC, the Office of the President or the PRA will not approve it. The President about that. Yeah. He didn't know about that. So yun po, Madam. To the President, diba, I told you and I told Secretary Simato, I talked to the President. Itong reclamation ng bay namin, I always talk to the President. I talk to President Aquino during his time. And I talk to President Duterte during his time. Hindi alam ng mga presidente yan. Diba sinabi ni Presidente, ayoko niyan reclamation kasi it's a source of corruption. So yun na reason, corruption. Basically, ganun po yung process, Madam Chair. Thank you, Madam Chair, Your Honor. Sabi, yung 800 hectares na sinasabi niya, expire na ang ECC noon. At hindi na, Cavitex yun, nung matagal na. Ang Cavitex was taken over by the Pangilinan Group. Hindi na sila interesado doon. Nire-revive niya yon kasi may question tong ECC nung mga pumatong. Eh, tapusin nyo na yan kasi. Pwede. I would just like to follow up. Yun, yung 800 hectares na yon was issued long time ago when ang may-ari pa ng Cavitex, si Birata, na pinagbili niya na sa Cavitex kay Manny Pangilinan Group. Expired na yun eh. Oh, ngayon, gusto nilang i-revive yun kasi nagkakaproblema yung maliliit na pumatong doon. May patong yun eh. Oh. Ba't hindi nyo patapusin yon? Ano ba yan? Kapal-kapal naman ang mukha niyo. Alam nyo nang babaha kami ng katakot-takot eh. Ayaw nyo patigilan yan. Sinabi ko na yan sa Bacoor eh. Na you cannot do it beyond Cavitex kasi babaha tayo lahat dito. Bumabaha na sila. Hindi nga nila masolve eh. Tinayuan na nga sila ng 9.8 billion na 9.5 billion na water retarding facility. Hindi masolve. Oh. Bakit mo i-resume na naman 'yan? Aba di ikaw taga Cebu ka. Doon ka pumunta sa Cebu at guluhin mo yung Cebu. Huwag mo kami guluhin dito. We just want to live a quiet life here. Tigilan niyo ako. Magdidimandahan na tayo. Nagdimandahan na tayo ng katagal-tagal, 20 years doon sa Altec. Magdidimandahan na naman kami ngayon. Madam Chair, if I may, under this present administration, we'll be looking very carefully at the reclamation policy as a whole. We realize there is a need for some very strong science. Because of the implications. Hindi naman science yan. Yes, Madam Chair. Forever ka nalalabas sa bay, walang lalabasan eh. What will happen to us? Four river, Parañaque River, Las Piñas River, Zapote River, and Molino River. Because Molino River goes to Zapote River to go out of that side of Manila Bay. Hindi na science yan. It's, where will our water go? Kung sasarahan mo yung Manila Bay. Common sense naman yun eh. Where will our water go? 2 million people? Bacoor, Las Piñas, and Parañaque. We're 2 million. 2 million people. 2 million household, hindi 2 million people. My God. Madam Chair, if Madam I may. Chair. Oh. Madam Chair, if I may lang. Kanina yung binanggit ni Senator Nancy Bean, tungkol dun sa problema na na-approve yung ECC. I would just like to flash this on screen, Madam Chair. What happened in Coron, Palawan? After po yan na na-issue yung ECC,
Eh, ngayon po, inalis yung mga mangrove forest dyan. Ayan na po yung itsura ngayon. And now, PRA is asking for the forfeiture. Patignan nyo po yung lugar, yung itsura ngayon, Madam Chair. So, pagkatapos niyan, tsaka natin nahabulin yung binabanggit nga, I mean, I share the concern of Senator Binay. Parang, what are we doing? Ito ho, anong update naman ho dito? Tigil na po ba ito? Madam Chair, if I may request you seek Mitch Cuna to respond. Mitch, please. Thank you very much, Madam Chair, Senator Joel Villanueva. The status of the Coron Reclamation Project right now is that the environmental compliance certificate that was previously issued has been cancelled, and they have filed a motion for reconsideration, and that is pending now, Madam Chair. Thank you, Yusek Mitch. But again, Madam Chair, it's a classic example na lumabas yung ECC, ni-reclaim, tinanggal yung mga mangroves. Ayan po yung nangyari. I mean, we don't want to see this kind of picture all over our country. Thank you, Madam Chair. Siguro, you have to re-examine your stand to this reclamation project. Di ba? Nakakatakot to eh. Oh, kawawa naman kami eh. We have been trying to take care of our cities. Tapos dadating kayo dito out of nowhere and then aaprubahan nyo yung mga ito. Hindi naman kayo taga-amin eh. Tapos eh, naghihearing sila eh. Hindi ko ma-access ang hearing eh. Oh, tinatago nila sa akin. Bakit nyo pinababayaan ng mga manager nyo na ganyan? Ako, chairman of the Committee on Environment and Natural Resources, hindi ko nga ma-access ang hearing eh. Ayaw bigay sa akin eh. Ikaw? Huwag nyo gagawin sa amin yan. Hindi kami papayag dyan. Baka akala nyo makakalusot kayo. Kinausap ko na si President Duterte dyan noong time mo eh. Hindi niya alam yan eh. Baka yung sinasabi sa'yo na naglalakad mo, nagbubulaan sa'yo. And I will talk to President about this. This time, I will talk to President Bongbong Marcos. I have talked to all president about the reclamation there. I'm telling you, gawin nyo gusto nyo sa ibang lugar, huwag doon sa amin kasi hirap na kami. You know, it took me 10 years to clean my river so that there will be no flooding. Tapos, sasarahan nyo yung daan ng river ko. Ba yan? Took me 10 years to do that. From 2013 to 2021. 10 years. 30 kilometers of river. I cleaned 30 kilometers of river. Ba't hindi sasama loob ko? Sino naman magtsatsagang maglinis ng 30 kilometers of river? Tapos sasara mo yung dadaanan ng river ko? Ano naman kami? Why? Anong reason ko to spend 10 years of my life tapos sasarahan mo yung dadaanan ng river ko? I spent 10 years of my life cleaning that river. Yeah, I'm so passionate about this. And we have passed that legislated protected area yun. Legislated kasi nga hindi nyo pinakikinggan pag executive protected area. Ano yun eh, 2007 eh, declare na yun ng president na protected area. Hindi naman nila pinakinggan eh. That's why I had to legislate it. And I had to spend a lot of money to support my lawyer para ipaglaban yun. Ano yun eh? 2007 declared na yun na executive order. Oh. Hindi nila pinakinggan. Oh. Hindi ni legislate. At declared yun Ramsar. Ang Ramsar kasi, we are co-signatory to the Ramsar Treaty. So, ang pag co-signatory ka doon, you are mandated to protect that Ramsar
listed wetland of international importance to protect it from destruction. So may Ramsar na kami, may legislation pa kami, may executive order kami, walang makapigil na mag-issue ng ECC. What do you think is the reason for that? Tapos ako, yan lang pinapakiusap ko sa inyo. Huwag nyo na kaming pakialaman. Di mapigil. Pero... baguhin na natin ang topic. Madam Chair. Last question na po. But I Senator Nancy, as long as it's a different topic, we will allow you to raise your questions. I just joined our chairperson, call niya, na to siguro finally to come out with a policy pagdating nga dito sa reclamation. Moving on to another topic, hingi lang ako ng update. Sobrang ahirap ko dyan. 20 taon na yan. Opo, as chairperson po ng Committee on Tourism, hingi lang ako ng update dito sa 6 Tourist Beach Destination Program po ng DNR. Thank you very much, Madam Chair. I'll turn over to you, Sec. Jonas Leones, for that update. If I may just add, Madam Chair, that we commit to the review of the policy on reclamation po. This is some river. I just want to manifest, kasi baka magkagulo na naman tayo dito, na pumaya yung DPWH, kinausap ko na, na i-give up na natin yung Parañaque Spillway. Kasi sabi ng Secretary of DPWH, that study was made in the 1970s. Outdated na yun. So ayaw na namin ang Las Piñas Parañaque and even Muntinlupa nung Parañaque Spillway. So kasi gusto pang i-hear ng DNR yon. So I'm just manifesting na nag-usap-usap na kami na hindi, kasi yung assumption in the 1970 is different now, that 1970 is 50 years ago. So yung mga assumption noon, iba na ngayon. And may problema na nga kami sa Manila Bay, dadagdagan pa ng ano ng Laguna Lake. So siguro you should devise rehabilitation of Laguna Lake by themselves, and then kami naman we will devise the rehabilitation of Manila Bay in our side para kanya-kanya tayong pag-solve ng problema, kasi marami tayong problema nowadays. Okay? So I just want to make the manifestation, kasi naggusto pa nilang mag-hear doon. For us, it's out of the question. We will not agree to that. So i-abandon na natin yung Parañaque Spillway na yun. Madam Chair. So, bantayan natin itong camera natin. Oh. Magpa-plus tayo. Ito ay 4K resolution na video na ito. So, ang additional topic ko lang dito, patungkol sa kanina na napanood nyo, yung kinagalit ni Senator Cynthia Villar. At ako agree ako kay Senator Cynthia Villar na namurahin yun. Karapat-dapat talaga silang murahin dahil mapapahamak yung ating kababayan, lalo na sa mga lugar na mababa. Kasi once nga tinambakan natin yung dagat, dapat magkaroon na sila ng pag-aaral dyan eh. Once nga tinambakan natin ang dagat, ay yung level ng tubig ay tataas yan eh. Kasi imagine mo, buti sana kung itatambak nila ay half hectare lang. Di ba? Pero itatambakan nila ay narinig nyo halos 1,000 hectare. Ano? 800 hectare ata yung gusto nila. Ay hindi lang. No? Dahil napakalaki naman daw yung dagat natin. So, saan ba pupunta yung tubig kung tinatambakan natin ang karagatan, gawin nating lupa? Siyempre, ang tubig, tataas yan at maghahanap yan ng lugar na mabababa. Yun na naman ang gagawin. So, tama sinabi ni Senator Cynthia Villar, anong logic dyan? Gagawa ka ng ang tubig, gagawin mong lupa. Tapos yung tubig naman, ay yung lupa naman, gagawin mong tubig. So, walang logic. Anong logic doon? At saka, nagsasayang ka lang ng pera. Di ba? Ay nako, talagang ang realidad dyan, kaya nagkaroon tayo ng baha ngayon. Number one na problema dyan, ang aking nakikita, itong ginagawa ng mga tao ngayon na pagtatambak sa dagat, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.
di ba? Napakalaking effect yan, lalo ng China na yan ay mahiling manambak yan, ay isa sa mga dahilan yan kaya ang tubig sa dagat ay tumataas ng level. Kasi ang realidad yan, itatambakan mong dagat, saan pupunta yung tubig sa dagat? Di ba? Pag nag-high tide, saan pupunta yun? Hindi, maghahanap yan ng mga mababang lugar. At doon yun pupunta yung tubig. Ngayon, yung bahay na doon, bahay mo na yun, na sa mahaba-habang panahon, nagugulat ka lang, no? Halos sa 10 years, 20 years, 50 years, 30 years, yung lugar mo na sinasabi mo, hindi bahain. At nagugulat nga lang ngayon na bahain na. Dahil nga, sa ginagawa nitong mga, masasabi natin, engineer naman sana ito. Pero ang pagka-engineer nila, hindi nila nagagamit. Parang masasabi natin, engineer na pulpul yung utak, hindi nag-iisip ng tama. Di ba? Na napakasimpleng logic, pero dahil nga sa napakalaking imbob la pera, wala silang pake. Di ba? Kasi isip nila siguro, wala kami pake. Ano mo naman ang, ano naman gagawin mo sa napakarami mong pera? Halimbawa, yung gagawin nila yung napakalaking business dyan sa Cavite. So ano naman ang gagawin mo diyan sa pakalaking business mo kung yung tao naman diyan ay mapapahamak? Di ba? Di ba? Talagang napakahirap yung ginagawa ng DNR dito. Para sa akin, nagkakamali ata si President Bongbong Marcos dito sa pagpili nitong tao. Isang inapoint niya diyan eh. Parang nag-appoint siya ng anay, di ba? Parang nag-appoint siya ng mga anay sa kanyang kabinete, mga kababayan. Pag hindi niya ito maayos ito, hindi niya ito ipipigilan. Yan ang aking comment sa huli, mga kababayan.